So, kanina nang pagtesting natin, bigla siyang umusok. So, tinanggalan natin ulit at tinik natin ang iba naman pisa dito. Kasi may umusok dito sa may bandang dito. Hello, magandang araw po sa inyo. Ito, nagbabalik naman tayo sa pagre-repair ng mga appliances. So, sa araw na to, ang vlog natin ay may gagawin tayo ng isang CRT TV na 21 inches. So, tingnan natin to kung ano ang problema nito. Okay. So, itesting natin itong plug-in kung ato makita natin sa screen. Kung mayroon ba siyang power o wala. Kung i-off natin ang switch, makita natin sa screen. Parang may ilaw na kumislap lang. On natin balik. Yan o. May power pero nawala. Para pag pinatay natin ang switch, mayroon siyang ilaw na kumislap. Okay, buksan natin to. Sukat muna tayo dito sa may CRT board. Susukatin natin ang 180 at heater at saka yung mga kulay drive, color drive niya. So dito tayo una sa may 180. Yan, naka ground ang tester natin. So plug in. Yan. Mayroon naman siyang supply na 180. So, ang sunod natin na sukatin ang heater. Naka times 10 AC tayo. Dito tayo sa may heater. Yan. Mayroon namang supply na 5.8 AC volts. So sa kulay tayo sa 250 volts tayo sa DC. Dito tayo sa may gray ablo. Mayroon din 140 volts sa may green. Mayroon din 140-150 sa red naman. A green ang mayroon din. So ibig sabihin nito may supply siya. Tanggalin lang natin itong CRT board para makita natin dito sa may sakit niya kung ano, wala ba siyang kalawang, kasi may supply naman siya na lumabas dito. Yung nakita na natin na nabuksan na tanggal natin ang CRT board, nakita natin ang kalawang, may butas na may kalawang. So tingnan din natin sa loob ng sakit nito kung wala ba itong kalawang. Pati dito sa pin ng tube. So linisan natin ito. Yan nga pala ang naging dahilan ng TV na hindi na siya nagka-screen. So kung nakikita natin dito sa may butas, mayroon ng screen, kalawang. Kaya pala hindi na siya naka-screen, na kompleto naman ang supply dito sa may RGB at pati dito sa 180 at saka dito sa heater. Ito pala ang dahilan nito, naging kalawang na. So papalitan lang natin to.
Ito na mga kawin, nakuha na, may nakuha na tayong pangpalit nito. Bali, luma lang tong CRT socket na to, pero pwede pa to. Hindi pa siya kinalawang ang loob. Yan o. Okay, kabit natin to. Linisan natin para maganda man tingnan ang board. Wala naman sa mga sagi-sagi dyan na natira. So mayroon nakita natin na na-short dito. So tanggalin natin to. So yan ang tandaan natin. Pag-ingatan natin kung titingnan natin ang mga hinang dyan kung wala bang na-short. Katulad ngayon na tinanggal natin na dito. May short na nakaka-epekto to sa TV. Okay. Kabit na natin to. So, ito pa yung sa screen. Kabit natin to na sa screen. Ito suklan natin dito sa may butas na dyan. Yan. So, yun, tigas na. So, ikabit natin to sa may tube. Yan. So sukatin natin ulit. Sukatin natin ulit kung ito ang tandaan natin mga kawin na ito dito ang 180 dyan. May masukat tayo dyan na 180 volts sa DC. Tapos yung nasa gitna yan na. Yan ang koneksyon ng heater sa AC, 10 volt AC. Sa may masukat tayo dyan na 5.8. Kapag may masukat tayo dyan na sa blue drive, green drive at saka red drive na 180 o 175, ayan ang kompletong supply ng RGB na galing sa jungle. Then mayroon ding heater na 5 volts at saka 180 nga galing sa FBT. Kung kompleto yan, so ang duda natin dyan ay nasa CRT socket. Okay, so dito na tayo sa color green. Saan ba yung blue? Ito yata yung blue. Saksak. Nako po, umusok siya guys. May problema pa lang iba dito. Ano kaya ang problema iba dito? So kanina nang nag-testing tayo, bigla lang siyang umusok na bandan dito sa may sa transistor. Kaya dali natin natanggal ang plug kasi umusok natin dito. So ang duda, akala ko naman ay picture tube na ang sira kasi umusok siya. Parang may short. Pero ito pala ang dahilan ng CRT socket. Itong CRT socket nito ay luma na to pero
pag binuksan natin itong takip ng screen ay okay pa naman, wala pa lamang kalawang. Pero siguro may short dito sa may pin, kaya umusok siya. So napinding ang ginagawa natin dito dahil wala naman tayong stock dito na bago, kaya naghintay pa tayo ng kinabukasan. Nakabili tayo dito na mayroon ng bago. Ikinabit ko na to, may nakatag pa ang presyo. So nakakabit na yan, hindi siya nagkatukma ang pin o medyo malaki-laki. In-adjust na lang natin, pinaghanapan ng paraan para makabit natin. So yan ang plastar niya, hindi naman siya parang ano, hindi nakasagad ang body niya sa board. Pero okay na to. Ang importante na umandar siya. So tinisting ko na to kanina, okay naman siya. So akala ko naman ito tube na ang sira kasi umusok siya pag ikinabit natin to ng board sa CRT. Pero ito palang pinalit natin na CRT socket na luma din. Okay. So ngayon hindi ko nalang ipakita sa inyo kung paano natin to kinabit yung bago. So busy ka lang naman to. Sinukat ko na rin kanina ang mga supply niya, okay naman na mayroon siyang supply. Tapos kinabit natin. So pakita ko na lang sa inyo kung naka-ano na siya, na mayroon siyang screen o salida. So saksak natin. Okay, naka-plug in na yan. Tingnan natin ang screen, oh. So okay na to, may picture na siya at mayroon na siyang nakita natin. Hanggang dito lang siguro tayo. Huwag naman lang kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell button para masundan nyo ang sunod pa natin na video nga na gagawin sa about sa troubleshooting sa electronics. So okay. Shout out nga pala sa lahat ng mga technician o salamat ng mga subscriber o mga viewers natin dyan na nanonood. So maraming salamat po sa inyong suporta.